Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-unbox natin at i-showcase itong TWS M11 Bluetooth wireless earphone with power bank charging case. So stay tuned guys! So welcome back guys. So ngayon, habang ina-unbox ko itong M11, magte-thank you nga pala ako sa mga bagong subscriber ng PinoyTube at sa mga dati ng subscriber. And maraming salamat sa pagnood, pag-like at pag-share nyo ng mga videos namin. So, in order ko to sa Shopee. Ito yung pinaka-bubble wrap na case niya. And may bubble wrap to sa loob eh. Yan yung pinaka-balot niya. Tapos may thank you letter lang. So, ito na yung M11 na Bluetooth wireless earphone. So, kaya ang special dito sa M11... kasi mismong yung charging case niya is power bank na. Yan. So tignan muna natin kung ano meron sa box. So yung pinaka-image nung M11, tas B5.0 Bluetooth wireless. So 5.0 na daw siya. Newest digital indicator. So makikita na natin yung battery ng charging case at yung battery na mismo ng earphone. So true wireless, in-ear comfortable, call music, quick charging. Tapos made in China. Ayan. So, unbox na natin siya. And so, sa loob ng box ng M11, lagay muna natin siya. Makikita natin yung free na micro USB to USB. Tapos, syempre, yung kanyang user manual. So, yung user manual, guys, basahin natin kasi nandito yung mga instructions kung paano natin i-operate yung ating M11. At syempre, kung ano yung mga specification niya. Ngayon, habang sinasabi ko ito at chinecheck ko kung ano yung mga parts, ilalagay ko sa screen yung mga specification ng M11 Bluetooth wireless earphone. Ayan. So, meron siyang micro USB to USB na cable at syempre, yung mga free na earbud. So, meron pa tayong apat na free na earbuds, iba't ibang sizes. Yan. Syempre, yung ating charging case. So kung titingnan niyo guys, medyo malaki siya kumpara doon sa mga ibang charging case ng mga Bluetooth, ng mga wireless Bluetooth kasi ang special nga dito sa M11 is mismong yung charging case niya is power bank na. Yan. So tanggalin natin yung plastic. So, meron tayong dalawang kabitan. So, yung micro USB para sa taas, kung i-charge nyo yung mismong charging case, tapos yung pagsababa naman, yan yung gagamitin nyo kung mag-charge kayo ng smartphone nyo. Yan. So, dito yung out, tapos dito yung in. Pag binuksan natin siya, transparent yung cover para makikita natin yung indicator ng battery at saka ng earphone. So, tanggalin na natin yung earphone niya. Ayan. So, yung earphone, meron siyang 50 milliamp. So, kada isa, 50 milliamp. Ang sabi nila, pwede nating i-charge itong mga earbuds ng 25 times bago malobat yung charging case. So, makikita natin guys, na pag nag-charge siya, nakikita natin na may power indicator dito na going left at saka going right. So, nakikita natin na kung full charge na to, meron ng 3 bars dito sa kabila. Kung full charge na yung right side, meron din siyang 3 bars sa kabila. Tapos yung 71 na nakikita nyo, yan yung pinaka battery ng ating charging case. So, pag sinarado natin siya, makikita natin na charging yung earphone kasi may ilaw na kulay pula. At syempre, gumagalaw yung indicator niya doon. So, ang capacity nito is up to 3 to 4 hours playback depende sa volume. Syempre, kung mas malakas yung volume, mas mabilis siya malobat. So, 3 to 4 hours, music time yon. Tapos, yung call time naman niya is 3.5 hours. So, kung gagamitin natin siya pang tawag. Maximum distance sa kung saan nyo siya i-coconnect, kunyari sa smartphone, is syempre 10 meters. So, mas malapit tayo dun sa smartphone natin,
mas smooth yung playback ng music or kung ng audio kung ano man yung pinapatugtog natin or pinanonood nating movie sa kanya. 10 meters yung pinaka distance. So ang sabi, IPX7 waterproof. So pinag-uusapan dito guys yung earbud. So pwede natin siyang gamitin habang nagja-jogging tayo kahit natatalsikan siya ng pawis. Hindi siya masyado masisira kagad kasi may waterproof siyang IPX7. Itatry natin siya i-pair sa smartphone ko. Yan. So, ang gamit nating smartphone ay Mi Max 2. Yan. So, i-on natin yung Bluetooth. Yan. Pwede tayong pumunta sa mismong Bluetooth. Yan. Tapos, i-open na natin yung ating M11. Yan. So, once na tinanggal na natin siya, guys, iilaw siya na parang pairing. Maghahanap siya ng pagpipairan. Tapos, lalabas na ngayon siya dito sa smartphone. Ayan. So, nakita naman natin M11. So, ikikilik natin yung M11. Pagka-click ng M11, makikita nyo, connected na siya sa ating earphones. Ayan. So, connected na siya sa earphones natin. Ayan. So, nakikita nyo naman, guys, naka-pause yung ating music. So, pag tinap natin ng isa, magpi-play siya. Isang tap. Ayan. So, na-under na yung music niyan. Ngayon, pag pinindot natin ng isa, magpo-pause siya. So, nakita nyo naman instantly. So, ngayon, pag pinindot natin ng dalawang beses, magbo-volume down siya. So, para maipakita yung volume, so, pag tatlong pindot pala, guys, next music. So, tatatlohin natin. Yan. Tatlong tap, next music. Tapos, testingan natin sa kabila. Tatlong tap sa right, yun yung pabalik. Tapos, nakalagay naman, guys, makikita natin. Zoom in ko lang. Meron siyang indicator ng right side. Tapos, meron din siyang indicator dun sa left. So, pag tinap natin ng 3 times, yung right side, back yun. Tapos, pag tinap natin yung left side ng 3 beses, forward yun, next song. Tapos, dalawang tap dito sa left side, volume up, dalawa dito, volume up. Yan. Yan. So, in terms of performance naman para sa M11, sa music, sa movie quality ng audio, pasado naman yung M11. Maayos namang maririnig yung mga salita, yung mga sa tugtog, yung sa mga gitara, yung kalansing ng gitara, o kung ano mang instrument. Maayos mo lahat maririnig dito sa M11. Medyo kinulang lang siya sa bass. May bass naman yung M11, kaso hindi nga lang siya talagang yung katulad ng mga mamahaling Bluetooth wireless earphone na talagang kakalabog yung tenga mo sa ganda ng bass. Yung sa kanya, medyo kinulang lang siya sa bass. Pero in terms of quality ng naririnig mong music, hindi naman siya tunuglata. And ngayon, titestingan na natin yung power bank na sinasabi ng M11. So, yun yung pinaka-specialty kasi niya. Bluetooth earphone na siya and power bank na siya. So, titestingan natin. So, meron akong smartphone dito na Mi Max. Hindi ko gagamitin yan kasi ang gamit na itong cable niya nakasama sa free ay USB to micro USB. So, gagamitin lang natin yung micro USB dito sa aking Cherry Mobile na smartphone. Yan. So, makikita nyo guys, pag ginawa nyo siyang charging, so makikita nyo na 71%. Tapos yung Cherry Mobile ko naman is 62%. So, dahan-dahang nababawasan yung
charging case ng M11 kasi napupunta na dito sa aking Cherry Mobile. Yan. So, pwede nyo siyang gawing power bank. And gumagana naman siya. And remember lang, kung gusto nyo mag-charge yung ilalim, yung gagamitin nyo pang charge ng smartphone. Masyadong maliwanag yung screen. And so, charging naman siya. So, in terms of pricing, yung M11, naglalaro yung presyo neto sa 500 to 600 pesos. Depende kung sinong seller yung pagbibilhan nyo. Yan. So, recap ko lang guys. Bluetooth 5.0 itong M11 na may 3,300 milliamp na charging case na pwede gawing power bank. Tapos may power indicator siya, yung power mismo ng charging case. At yung power ng bawat earphone. So, malalaman mo kung ano yung status niya, kung palobat na ba o full charge ba siya. Tapos, dito sa ilalim, ito yung kabitan ng power bank pag gusto mo i-charge yung smartphone mo. At yung sa taas naman para ma-charge yung case. So, IPX7, waterproof siya. So, kung nagja-jogging kayo or ginagamit nyo siya tapos biglang umambon, hindi kagad masisira yung earphone. Pero yung charging case, hindi siya waterproof. Yung earphone lang, guys. Yan. So, kung maging interesado man kayo sa TWS M11 Bluetooth wireless earphone with power bank charging case, meron akong link dyan sa description box. So, sa Lazada at sa Shopee. Yung sa Lazada hanapin ko pa, pero sa Shopee, sure ko na meron to. Yan. So, if you like this video, guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye! No.